Noon, sa isang magandang kagubatan, nakatira ang isang unggoy. Nakatira ito sa isang punong baya sa tabi ng ilog. Ang punong ito ay palaging puno ng prutas kung saan kasing tamis ang nektar. Kumakain palagi dito ang unggoy. Palakaibigan ang unggoy na ito. At masayang nakatira dito sa puno. Masayang lumipas ang mga araw niyang tumatalon kada puno. Sa parehas na kagubatan, nakatira ang isang buhaya at ang kanyang asawa. Masaya silang magkasintahang nakatira sa kagubatan. Isang araw, lumabas ang buhaya sa tubig at nagpahinga sa ilalim ng puno kung saan nakatira ang unggoy. Ang unggoy na nakaupo sa taas ng sanga ay nakita ang buhaya na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Ginustong kausapin ng unggoy ang buhaya dahil wala itong kaibigan, sinubukan niya makipagkaibigan dito. Tinawag niya ang buhaya at sinabi, "Kamusta ka, kaibigan? Nagpapahinga kaya ito sa ilalim ng puno ko? Dahil bisita kita, gusto mo ba ng pagkain? Tara at samahan mo ko kumain." Binigyan ng unggoy ng maraming prutas at baya ang buhaya para kainin. Kinain naman ito ng buhaya hanggang mabusog. Napakasarap ng mga baya! Nagpasalamat ang buhaya sa pagiging mapagbigay ng unggoy at umuwi. Palagi nang bumabalik ang buhaya sa tabi ng ilog para makakain ng baya na binibigay ng unggoy. Mabilis silang naging magkaibigan dahil dito. Madalas silang magkasama at nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Lumalangoy sila ng sabay, kumakain ng mga prutas at nagpapainit sa ilalim ng araw. Isang araw, humingi ng baya ang buhaya para sa kanyang asawa. Kung sang loob binigyan ng unggoy ang kanyang kaibigan para ibigay sa kanyang asawa. Sinabi rin niya na nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Pagkatapos kumain, natuwa ang asawa ng buhaya sa sarap ng baya. Ngunit nagselos dahil madalas niyang kasama ang bago niyang kaibigan na unggoy. Dahil sa kanyang kaselosan, nag-isip siya ng masama at sinabihan ng kanyang asawa. "Sobrang sarap at sariwa ng mga prutas. Gaano kaya katamis at kasariwa ang puso ng unggoy? Gusto ko ng puso ng unggoy na iyon." "Anong sinasabi mo, aking asawa? Nagbibiro ka, di ba?" Sinabi ng asawa ng buhaya, "Mas mahal mo ba ang unggoy na iyon kaysa sa akin? Kung mahal mo talaga ako, dadalhin mo ang puso niya sa akin." Hindi gustong patayin ng buhaya ang kanyang kaibigan, ngunit wala siya magawa kung hindi gawin ito. Matalino ang asawa ng buhaya at pinilit na kunin ang puso ng unggoy para sa kanya. Hindi sang-ayon ng buhaya na lokohin ang kaibigan niya, ngunit sinabi ng kanyang asawa na hindi siya kakain hanggat hindi niya binibigay ang puso ng unggoy sa kanya. Kinulong siya ng kanyang asawa at wala nang siya magawa kung hindi saktan ng kanyang kaibigan. Takot ang buhaya. Paano niya magagawa ito sa kanyang matalik na kaibigan? Nag-isip siya ng plano at pumunta sa kanyang kaibigan. Inintay ng buhaya ang kanilang oras ng pagkikita. Sa tabi ng ilog, tinanong ng buhaya ng malungkot ang unggoy. "Inimbitahan ka namin ng aking asawa na kumain ng gabihan. Nagalit sa akin ng aking asawa dahil hindi ka namin agad inimbita. Gusto niya makilala ang matalik kong kaibigan. Marami akong naikwento sa kanya, kaya sana makapunta ka." Walang kaalam-alam ang unggoy sa mangyayari at pinaniwalaan lamang ang kanyang kaibigan. "Bubunta ako, pero paano ako sasama sa iyo? Hindi ako marunong lumangoy." "Huwag kang mag-alala. Umupo ka sa aking likuran at dadalhin kita sa amin." Masayang umupo ang unggoy sa likod ng buhaya pabalik sa kanilang tahanan. Nakapasok ng buhaya sa ilalim ng ilog para patayin ang unggoy. Natakot ang unggoy sa tubig na nakapaligid at pinakiusapan na magdahan-dahan sa paglangoy. Naisip ng buhaya na dito niya na ipapakita ang intensyon niya sa unggoy dahil imposible na para ito ay makawala sa gitna ng ilog. Sinabi ng buhaya sa unggoy, "Dadalhin kita para sa aking asawa. Gusto niyang kainin ang iyong puso. Sabi niya, dahil araw-araw kang kumakain ng masarap na prutas at baya, siguradong mas masarap ang iyong puso." Nagulat ang unggoy sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi niya akalain na ito ang sasabihin nito.
pero kalmado pa rin ang unggoy at sinabing, "Naku, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ikaliligaya kong ibigay ang aking puso para sa iyong asawa. Nasa ilalim ng puno ng bayang aking puso. Para ibigay ang puso ko sa iyong asawa, kailangan natin bumalik doon." Napaniwala niya ang buhayan na napuno ng kaligayahan. Matutuwa ang kanyang asawa sa kukunin nilang puso ng unggoy. Mabilis siyang lumungoy pabalik kung saan nandoon ang puno. Nang papalapit na ito sa tabi ng ilog, mabilis tumalo ng unggoy papalayo sa buhaya at inakyat ang kanyang puno. Nagmamadali ang buhaya at nagtaka bakit sobrang tagal kunin ng unggoy ang kanyang puso. "Unggoy! Ang tagal mo naman! Kunin mo ng iyong puso at ibata mo rito! Magiging masaya ang aking asawa. Mapapatunayan mo ang pakikipagkaibigan mo sa akin." Sa oras na ito, napagtanto na ng unggoy na ito na ang pagkakataon para siya ay mamuhay muli. Nakawala siya sa kamangmangan ng buhaya na dapat kaibigan ito. Natawa ang unggoy at sinabi ng, "Aking mangmang na kaibigan, niloko mo ako bilang kaibigan. Meron ba puso na kailalim sa lupa? Niloko lang kita para maligtas ko ang aking sarili at para maturuan ka ng leksyon sa iyong panluloko. Umalis ka sa harap ko at huwag nang babalik kahit kailan." Nalungkot at nanghinayang ang buhaya sa kanyang nagawa at umuwi ito ng nakayuko. Moral: piliin mo ang iyong mga kaibigan na nararapat at palagi magkaroon ng tamang pag-iisip. Noon, may mag-asawang nangarap magkaroon ng anak. Doon sa likod ng kanilang bahay, sa bintana, ay nakikita ang isang magandang hardin na puno ng gulay at bulaklak. Ngunit mayroong mataas na pader na nakapaligid dito at walang kahit sino man nagbalak na akyatin ito dahil pagmamay-ari ito ng isang kinakatakutan na mangkukulam. Isang araw, may nakita ang asawang babae sa bintana at sa kanyang pagtingin, ito pala ay puno ng pinakamagandang rampyon. Napakasariwaw at napakaberde nito, kaya sinimulan niyang hilingin ang mga ito. Nagpatuloy ito ng ilang mga araw. Nang napagtanto niya na hindi niya ito makukuha, siya ay namutla at naging miserable. Nakita ito ng kanyang asawa at tinanong ito, "Anong problema aking asawa?" "Ah," sagot niya, "mamatay ako kapag hindi ako nakakain ng rampyon na iyon na tumutubo sa likod ng bahay natin." Sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, naisip niya sa sarili niya na imbis na mawala ang asawa ko sa akin, kukuha ako ng rampyon sa kahit anong paraan. Kaya pagdating ng takipsilim, inakyat niya ang pader ng mangkukulam at kumuha ng mga rampyon at dinala ito sa kanyang asawa. Gumawa siya ng salad at kumain ng kayligaya. Dahil sa sobrang sarap nito, mas dinais niya pa ito ng higit pa. Para siya ay matahimik, pinakuha niya ang kanyang asawa muli sa kabila ng pader. Sa pagdating ng takipsilim, habang siya ay umaakyat, nakita niya ang mangkukulam na nakatayo at natakot. Sumigaw ng galit ang mangkukulam, "Ang lakas ng loob mong akyatin ang pader ko at nakawin ang mga rampyon! Mananagot ka!" "Ah!" sagot niya, "maawa kayo sa akin! Ginawa ko lamang ito para sa aking asawa. Ikamamatay niya ito kapag hindi ako nakakuha ng rampyon para makain niya." Sinabi ng mangkukulam, "Kumuha ka ng kahit gaano karaming rampyon na gusto mo. Sa isang kondisyon, mapapasa akin ang anak ninyo kapag ito ay isinilang. Aalagaan ko ito tulad ng isang ina." Sa kanyang pagkabalisa, ipinangako niya ito. At nang naisilang na ang kanilang anak, nagpakita na ang mangkukulam. Binigyan niya ng ngalan na Rapunzel ang sanggol at kinuha ito sa kanila. Si Rapunzel ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, ikinulong siya ng mangkukulam sa loob ng tore sa kalagitnaan ng gubat. Wala itong hagdanan o mga pinto, isang maliit na bintana lamang. Kapag nais makaakyat ng mangkukulam, sisigaw lamang ito sa ibaba ng, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mong iyong buhok!"
Napakahaba ng buhok ni Rapunzel na kumikinang na parang ginto. Kapag narinig niya ang boses nito, tatanggalin niya ang tirintas at ibababa ang buhok sa tore. At aakyatin ito ng mangkukulam. Nang lumipas ang ilang mga taon, napadaan ang anak ng hari sa kagubatan. Pinuntahan niya ang tore at narinig niya ang napakagandang boses mula rito. Boses ni Rapunzel na nagpapalipas lamang ng oras ng kanyang kalungkutan. Ninais ng prinsipe na akyatin ang tore at hinanap ang pinto at hagdanan, ngunit hindi niya ito makita. Kaya umuwi ito at hindi niya nakalimutan ang kanyang narinig. Araw-araw siya pumupunta ng gubat para lamang marinig ito. Isang araw sa ilalim ng puno, nakita niyang umakyat ang mangkukulam at narinig ang mga salitang, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" Nakita niyang ibinababa ni Rapunzel ang kanyang buhok at nakita niyang umaakyat ang mangkukulam dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Aakyatin ko iyon at susubukan ko ang aking kapalaran." Kinabukasan, pumunta siya uli dito at sumigaw ng, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" At ibinaba niya ang kanyang buhok. Inakyat ito ng prinsipe. Natakot si Rapunzel nang nakita niya na isang lalaki ang umakyat sa kanyang buhok dahil wala pa siya nakikilalang ibang tao. Ngunit pinuri ng prinsipe si Rapunzel sa kanyang pagkanta at hindi mapapakali hanggat hindi niya nakikita kung sino man ang kumanta nito. Nakalimutan ni Rapunzel ang kanyang takot at nang tinanong siya ng prinsipe na maging asawa nito, nakita niya na siya ay bata at matipuno. Inisip niya sa sarili niya, "Siguradong mas gugustuhin ko siya kaysa kay Inang Gothel," at inabot niya ang kanyang kamay sa prinsipe. Sabi niya, "Kusang loob akong sasama sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Kada dalaw mo, magdala ka ng lubid na gawa sa sutla at gagawin ko itong hagdanan. At kapag handa na ako, bababa na ako sa tore na ito at maaari mo na akong isama sa iyong kabayo." Nagpasya sila na magkita tuwing gabi. Dahil sa umaga, nagkikita sila ng mangkukulam. Walang alam ang mangkukulam sa lahat ng pangyayari. Nang hindi sinasadya, nasabi ni Rapunzel na, "Inang Gothel, bakit napakabagal ang iyong pag-akyat at parating na ang prinsipe ng ilang saglit lamang?" "Masamang bata!" sigaw ng mangkukulam. "Ano itong naririnig ko? Akala ko na itago na kita sa mundo, ngunit pinagtaksilan mo ko?" Sa kanyang galit, sinugod niya si Rapunzel at pinaghahampas ito ng ilang ulit at kumuha ng panggupit at ginupitan ang kanyang buhok. At sa kanyang galit, dinala niya si Rapunzel sa isang disyerto kung saan siya ay nanirahan ng malungkot at miserable. Sa parehas na araw na iyon, bumalik siya sa tore kinagabihan at ginamit niya ang naputol na buhok ni Rapunzel. Dumating ang prinsipe at sumigaw, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" Binaba niya ang buhok na ito at sa kanyang pag-akyat, hindi niya nakita si Rapunzel ngunit ang mangkukulam na tinitingnan siya ng masama. "Aha!" sigaw nito. "Gusto mong makita ang iyong minamahal ngunit wala siya rito. Hindi mo na siya makikita kahit kailan." Napuno ng kalungkutan ng prinsipe at sinubukan nitong tumakas sa tore. Nakatakas ito, ngunit nabulag ito sa kanyang pagbaksak at gumala ito sa kagubatan ng halos walang makain kung hindi mga ugat at bunga. Wala itong magawa kung hindi malungkot at umiyak sa pagkawala ng kanyang minamahal. Ilang taon siyang gumala sa kagubatan. Nang sa wakas, nakarating siya sa isang disyertong lugar kung saan nakatira si Rapunzel. Noong una, narinig niya ang boses na pamilyar sa kanya at nang palapit na ito sa kanya, bumagsak siya sa lupa at naiyak. Nang nakita ito ni Rapunzel, hinawakan niya ang mukha ng prinsipe at gumaling ang mga mata nito. Nakakita na siyang muli. Dinala niya ito sa kanyang kaharian at namuhay sila ng puno ng saya at ligaya. Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang grupo ng mga matatamad na tipaklong. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat ng araw, sariwang hangin at berdeng damo. Ito ay napakasayang sandali. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong,
nakakita sila ng grupo ng mga prutas at kulay na naglalakad. Mayroong mais, kamatis, saging at iba pa. Mayroon din mga sanga na mukhang naglalakad. Nagulat ang mga tipaklong. Narinig ng pinuno ng mga tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa prutas at gulay. Nilapitan niya ito at tinignan niya ang ilalim nito. Nakita niya na mayroong hanay ng mga langgam na karga ang mga malalaking prutas sa kanilang ulo at naglalakad. Dinadala nila lahat ng pagkain at inilagay sa butas. Bakit niyo dinadala mga pagkain sa inyong mga ulo at dinadala sa loob ng butas? Tanong ng pinuno ng mga tipaklong. Darating na ang taglamig at kailangan namin maghanda para dito. Ang nahahanap namin sa tag-init ay hindi namin nahahanap sa taglamig. Mga dahon, prutas at mga sanga ay mahirap hanapin. Magiging malamig at magiging mahirap mamuhay. Kaya naman kami ay nagtatrabaho simula ngayon at naglalagay ng pagkain sa loob ng butas. Sabi ng langgam. Malamang kayo ay mahihirapan. Tignan ninyo kung gaano kayo kaliit at kahina. Mas malaki kami at mas malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Mapagmalaking sinabi ito ng pinuno. Pinaalis ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinagtatawanan nito. Araw-araw, tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang mga langgam at nagdadala ng pagkain habang pinagtatawanan lamang sila ng mga tipaklong. Ilang araw ang nakalipas malapit nang matapos ang tag-init. Isang magandang araw, ang grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, naging mataba sila sa buong tagapag-init. Dumating na ang taglamig at ang mga tamad at matatabang tipaklong ay walang makain para mabuhay. Walang mga dahon, tangkay, pagkain o lugar na paninirahan. Kaagad naalala ng mga tipaklong ang mga langgam na nagtayo ng kanilang tirahan at nag-ipon ng maraming pagkain para sa taglamig. Napagdesisyonan ng mga tipaklong na puntahan at angkinin ang pagkain at ang lugar para sa kanila. Natapos na ang taglamig at dumating na muli ang tag-init. Nagsimula na muli na mag-ipon ng pagkain ang mga langgam at magtrabaho para sa taglamig. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon pang muli ang mga tipaklong para sirain ang kanilang mga tahanan. Mayroon silang plano para dito. Para gumana ang plano na ito, isang hukbo ng mga langgam ay gumawa ng bagong butas at sinimulang lagyan ng pagkain ito para sa taglamig. Habang ang ibang mga langgam naman ay naglagay ng pagkain sa dating butas. Pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinapaginipan ang mga pagkain na mapapasa kanila ng taglamig. Mga araw ang lumipas at hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Natapos na ang tag-init at dumating na muli ang taglamig. Kinuha muli ng mga tipaklong ang lahat ng pagmamay-ari ng langgam. Ngunit, nang tinignan nila ito, walang kahit anong pagkain ang nandirito. Kakaunting damo at mga sanga lamang ang nandoon at nagalit ang mga tipaklong. Ngayon, dahil sa sobrang lamig, hindi makalabas ang mga tipaklong sa buong taglamig. Inaay nila ang kakaunting dahon na naroon para mabuhay. Napagtanto ng mga tipaklong na sila ay naparusahan dahil sa kanilang katamaran. Nang sila ay nakalabas pagkatapos ng taglamig, sila ay napakahina at napakabayat. Kumain sila ng kaunting prutas at mga dahon at inilagaan ang kanilang kalusugan. Pagkatapos nilang maging malusog muli, nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, magtrabaho ng matapat at taos puso dahil sisirain ka ng katamaran. Noong unang panahon, mayroon isang sorong mahilig kumain. Isang araw, nagutom ito at gumala sa kagubatan. Sa lalong madaling panahon, nakakita siya ng lugar kung saan mayroong napakasariwang ubas na nakasabit.
Hindi mapigilan na tignan nito ng Soro at inisip sa sarili. Napakasarap naman tignan nito. Sigurado akong matutunan na lang itong ubos na ito sa aking bibig kapag nakain ko na. Kung maabot ko lamang sana. Ang napakasarap na ubas ay nakasabit ng sobrang taas. Kaya sa pag-asang maabot niya ito, sinubukan niya itong talunin pero ito ay nabigo. Nag-inat ito, tumakbo at tumalon, ngunit bigo pa rin. Pagod na ito at umihingal na. Nang ito ay napagod at napagtanto niya na kailangan niya ng sumuko, sinabi niya sa sarili niya na, "Hindi ko naman kailangan ng mga ito, maahasim naman siguro ito. Maasim naman siguro ito." May dumaan na isang kuneho at nakita ang Soro na nahihirapan sa pag-abot ng mga ubas. Nang sumuko na ang Soro, nilapitan niya ito at sinabi, "Uy Soro, mukhang gutom ka na. Bakit sumuko ka ng kunin ng mga ubas? Inisip mo na lang na maasim ang mga ito para magkaroon ka ng rason para di ito kunin. Tingnan mo iyon, oh. May malaking bato na naroon. Kung tumigil ka saglit at nag-isip, sana na itulak mo yung batong iyon sa ilalim ng puno, inakyat ito at nakuha ang mga ubas." "Paano mo naman alam na ito ay matamis? Isa pa, maliit ka lamang na kuneho." "Kung ganoon, papakita ko na lang sa'yo. Napakasarap nilang tingnan, ano? Tingnan natin kung makakakuha ako ng para sa akin." Nagulat ang Soro sa kumpiyansa ng kuneho. Napaisip ito kung paano niya makukuha ang ubas sa kanyang kaliitan. Tumingin muna sa paligid ang kuneho at nakakita ng ilang mga baging na nakalatag sa lupa. Pinag-ikot-ikot niya ito para makagawa ng bilog. At nang ito ay handa na, nag-asinta ang kuneho at inikot ito na mabilis. Binato niya ito sa sanga at nagsimulang hilain ng kanyang makakaya. Hindi makapaniwala ang Soro sa ginawa ng kuneho. Nang malapit na ang sanga sa lupa, itinali ng kuneho ang baging sa lupa. Sa sobrang baba ng ubas, pinitas niya lang ito ng walang bahala. "Hindi naman pala kay hirap. Kinailangan lang naman pala ng utak at tiyaga. O siya, aalis na ako, Soro. Mag-ingat ka." Umalis na ang kuneho habang kinakain ang ubas na nakuha nito, habang hindi pa rin maipinta ang mukha ng Soro sa gulat. Mabilis nating ayawin ang mga bagay na hindi natin makuha. Walang bagay na mabilis makuha nang hindi sinasamahan ng tiyaga. Kaya samahan natin ng tiyaga ang iyong mga pangarap. Noon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong isang leon. Ito ay sobrang gutom at wala sa kondisyon para maghanap ng pagkain. Hindi pa ito nakakakain ng ilang araw at inisip niya na kailangan niyang kumain ngayong araw. Lumabas siya sa kanyang yungib para maghanap ng pagkain. Habang siya ay naghahanap sa kagubatan, nakakita siya ng isang baka na natutulog. Nakita niya at naisip niya ito na ang tamang panahon para huliin ang baka. Dahan-dahan gumapang ang leon papunta sa baka. Ngunit habang papalapit na ito, nakita ng baka ang anino. Bago pa man makalapit ang leon, tumayo ang baka at tumakbo papunta sa damuhan kung saan nandoon ang iba pang mga baka. Nang lumapit ito doon, naglilibot sila ng sama-sama. Mag-isa lamang siya, kaya naisip niya na baka hindi niya kayang gawin ito, kaya bumalik siya muli. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ng leon sa kagubatan, sa malapit, nakakita siya ng usa kung saan sinubukan niyang huliin ito, pero dahil mabilis siyang tumakbo, hindi niya ito nahuli. Napagod ito at tinigil ang paghuli sa usa. Nalungkot ang leon dahil hindi niya kayang huliin ang isang maliit na usa ng buong araw. Dati, kaya niya manghuli ng mga usa pero ngayon, masyado na siyang mahina. Kinabukasan, pagod pa rin siya. Naisip niya na kapag hindi siya nakahuli ng pagkain ngayon,
siguradong mamamatay siya. Habang naghahanap ito sa kagubatan, nakakita siya ng yungib ng Soro. Nang pumasok siya dito, walang Soro sa loob ng yungib. Nagkaroon ng ideya ang Leon at nagpa siya na babalik naman ang Soro kaya inantay niya ito dito. Sa malayo, narinig ng Leon ang boses ng Soro at naisip na maaari niyang patayin ang Soro kapag nakauwi na ito. Ngunit, nang malapit na makauwi ang Soro, nakakita siya ng yapak ng Leon. Sinubukan niyang malaman kung mayroon ba talagang Leon na nasa loob nito. Mayroon bang nasa loob? Gusto ko sanang manatili dito bago lang ako dito sa kagubatan na ito. Kaya kung mayroong nasa loob, pakisabihan ako, kung hindi, aalis ako. Naisip ng Leon na kapag sumagot siya, papasok ang Soro sa loob ng yungib. Kung hindi siya sasagot, aalis ito. Oo, nasa loob ako. Pwede kang manatili dito. Pasok ka. Nang nalaman ng Soro na mayroong Leon sa loob ng yungib, nagsimula itong tumakbo. Samantala, inisip ng Leon na bago lamang ang Soro na ito sa kagubatan. Kaya kahit tumakbo man ito, kaya niya itong hulihin dahil alam niya lahat ng daanan sa kagubatan na ito. Nang lumabas ang Leon, nakita niya ang Soro na tumatakbo. Naintindihan niya na naloko siya ng Soro paglabas sa yungib. Naisip ng Leon na kapag hindi niya ito nahuli, hindi ako makakakain. At kapag hindi ako makakakain, manghihina ako. Nahirapan ng Leon sa paghuli sa Soro. Ngunit, sobrang hina na niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga alam niya sa kagubatan para siya ay lumamang. Sinubukan niyang mas talinuhan ang Soro, ngunit hindi niya nalamangan ang karunungan ng Soro. Isang araw, apat na mga Brahmin na magkasama ay naglalakbay sa loob ng kagubatan. Nakita nila ang isang ashram sa distansya. Ito ay ang ashram kung saan si Yogi Bhairavananda nakatira. Ang apat na Brahmin ay pumunta roon at nang nakita sila ni Yogi Bhairavananda, tinanong niya, "Sino kayo? At paano kayo nakarating dito?" "O Santo, narinig namin ang kwento ng iyong kapangyarihan at hinanap ka. Nagagalak kaming makita kayo. Maari ninyo ba kaming tulungan gamit ang iyong karunungan sa bagay na ito?" Itong mga Brahmin na ito ay pumunta dito kahit na mapanganib at gusto nila maging alagad ko na may magandang intensyon. Tutulungan ko sila. Pumunta ang Yogi sa loob ng ashram at naglabas ng apat na pala at ibinigay ito sa mga Brahmin. "Sige, kunin ninyo itong apat na pala. Malapit sa nayon, mayroong isang lawa at malapit sa baybayin na iyon ay isang puno ng igos. Hukayin ninyo ang pulang putik mula roon at subukan ninyo ang inyong kapalaran." Kinuha ng mga Brahmin ang mga pala at pumunta malapit sa lawa at nagsimulang maghukay. Habang naghuhukay, nakakita ng isang bato na tanso ang unang Brahmin. "Ah, swerte! Tansong bato! Tara at bumalik na tayo at pwede natin itong paghatian." Ang tatlong natitirang Brahmin, "Pumunta kami dito para sa ginto at itutuloy ko ang paghuhukay hanggang makita ko ito. Bumalik ka na kung gusto mo." Masayang umuwi ang pinakaunang Brahmin. "Diyos ko, pilak ito. Napakaswerte ko. Tara na at maaaring hatiin ito ng patas. Baka ito na ang kapalaran na sinasabi ng santo na si Yogi." Ang natitirang dalawang Brahmin, "Hindi pa kami nakakakita ng ginto. Hindi kami titigil hanggat hindi namin ito nakikita. Umuwi ka na kung gusto mo." Umuwi na ang pangalawang Brahmin. "Nakita na natin ang gusto natin. Napakaraming ginto na ito. Tara na at umuwi na tayo." "Hindi, hindi. Napaka-espesyal ng lugar na ito. Nung una tanso, pagkatapos pilak, at ginto naman ang susunod. Kapag nanatili ako, baka makahanap ako ng diamante. Umuwi ka na kung gusto mo. Kapag masyado kang sakim, baka wala kang makuha sa huli. Mayaman na tayo, kaya umuwi na tayo." "Hindi,
Mananatili ako at maghuhukay ng diamante. Makikita mo. Naghukay na naghukay ang pang-apat na Brahmin. Napagod siya dahil gumagabi na. Ngunit hindi siya tumigil sa kakahukay. Nang siya ay naghuhukay, biglang may butas na namuo at nalaglag siya rito. Nadulas ang Brahmin at napunta siya sa ibang lugar. Nang tumingala siya sa taas, mayroong isang lalaking malapit sa kanya na may gulong na umiikot sa kanyang ulo. Nagulat ang Brahmin. Sino ka? Bakit ka nandirito? At bakit mayroong kang gulong na umiikot sa ulo mo? Nang tinanong ito ng Brahmin, biglang pumunta ang gulong sa kanyang ulo at umikot. Ano ito? Tanggalin mo ito sa akin. Wala akong magagawa. Nasa kamay na ito ng Diyos. Ang mga sakim na tao ay nalalaglag dito mula sa putik. Kailangan mong alagaan ang kapalaran. Hindi ka magugutom, mauuhaw at tatanda. At hindi ka rin mamamatay. Una sa lahat, sabihin mo sa akin kung paano ako makakawala dito. Malalaglag ang mga sakim na tao kapag naghukay sila ng sobra. Kapag mayroong nahulog na ibang tao, mapupunta sa kanila ang gulong na iyan. Naku, napakalaking trabaho. Hindi ko kaya ang sakit na nanggagaling sa ulo na ito. Gaano na ito katagal sa'yo? Hindi ko alam. Nalaglag ako noong si Ayodhya ni Ramudu ang namumuno. Nakakita ako ng tanso, pilak at ginto. At naisip ko rin na baka makakita ako ng diamante. Kaya ako nalaglag papunta dito. Ang tagapangalaga ay nakakit na sa butas at nakalabas na sa wakas. Napakatagal nang wala ang kaibigan ko. Kailan kaya siya makakabalik? Kaibigan, isang saglit. Ang kaibigan ko ay naghuhukay dito kasama ko kanina. Nakita mo ba siya? Natawa ang tagapangalaga at sinabi ang nangyari sa pang-apat na Brahmin. Nalungkot ang pangatlong Brahmin at umuwi nang walang magawa. Noon, nagsimula tayong maghukay para sa ginto. Ngunit kahit na nakakita na tayo ng tanso, pilak at ginto, hindi ka tumigil. Kung bumalik ka lang sana kasama namin, hindi siguro ito mangyayari. Pasensya na, hindi kita natulungan, kaibigan. Isang araw, sa isang bayan ay mayroong nakatirang doktor. Siya ay isang mabuting doktor at tunay na mahusay sa kanyang trabaho. Halos lahat ng tao sa bayan ay nirerespeto siya dahil sa kanyang mga itinulong sa kanila. Isang gabi, bumubuhos ang malakas na ulan at doon mayroong narinig na katok ang doktor. Nang binuksan ng doktor ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nanginginig at basang-basa dahil sa ulan. Ginoo! Sino ka? Bakit ka nasa labas habang umuulan? Pakiusap. Tulungan mo ako. Ang bahay ko ay malayo pa at ako ay magkakasakit. Nangihina na rin ako at hindi ko kakayaning umuwi pa. Sana ay payagan mo akong makituloy dito at alagaan ako habang ako ay may sakit. Sige, pumasok ka dito sa loob at magpahinga na. Ang lalaki nga ay pumasok sa loob habang ang mga doktor ay binigyan siya ng gamot upang humupo ang kanyang sakit. Kinaumagahan, sinabi ng lalaki sa doktor na siya ay isang panday. Sanayon, kailanganin ng doktor ang kanyang tulong ay maaari siyang lumapit sa kanya. Pinasalamatan ng panday ang doktor at umuwi. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay naghahanap ng ugat at bulaklak ng Ayurveda sa gubat upang makagawa ng gamot. Habang siya ay naglalakad, siya ay nauhaw at tumigil upang uminom ng tubig sa malapit na balon. Habang siya ay umiinom, nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Nang tumingin siya sa malayo, nakita niya ang malaking puno na bumagsak sa lupa. Tila ang mga tunog na ito ay nanggagaling sa puno kaya naman ay tumakbo siya papunta dito. Sa ilalim ng puno ay nakita niyang nakakulong ang tigre at ahas sa mga sanga at dahon nito. Tulungan mo ako! Ang paa ko ay naipit sa ilalim ng puno at ako'y hindi makalabas. Ako rin! Tulungan mo ako! Ako'y napalibutan ng mga tangkay at ako'y hindi makalabas. Ang doktor ay natakot sa mga ligaw na hayop at tubiling tulungan sila. Huwag ka mag-alala. Nangangako akong hindi kita sasaktan basta tulungan mo ako. Pinanghawakan ng doktor ang mga salita ng tigre at pinuhat ang puno. Nakalaya ang tigre at lubos ng pasasalamat sa tulong ng doktor. Sa susunod na kakailanganin mo ang aking tulong,
ako'y iyong tawagin at ako ay dadating upang tulungan ka. Nagpasalamat ang doktor sa tigre at tinulungan ang ahas na makalabas. Nang makalaya ang ahas, pinasalamatan nito ang doktor at sinabi rin na tutulungan siya kapag siya ay nangangailangan. Iniligtas mo ang aking buhay at ngayon ay ibabalik ko sa iyo ang pabor. Kung kailangan mo ang aking tulong ay tatawagin mo lang ako at tutulungan kita. Umalis na ang tigre at ahas at ang doktor ay umuwi na. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay muling pumunta sa gubat upang mongolekta ng ugat at damong gamot para sa kanyang medisina na ginagawa. Ngunit biglang may narinig siyang ungol at akmang aatakihin siya ng isang leopardo. Kinakailangan ng doktor ang sinumang mas malakas at kanyang naalala ang pangako ng tigre. Kaya naman tinawag niya ang tigre. Tigre! Tigre! Iligtas mo ako! Narinig ng tigre ang sigaw ng doktor at tumakbo papunta sa kanya upang siya ay iligtas. Tinakot niya ang leopardo at tuluyan itong umalis. Inimbitahan ng tigre ang doktor sa kanyang yungib at sinabing natuwa ito na tinawag siya ng doktor. Binigyan ng tigre ang doktor ng mga ginto na nahanap niya sa gubat at sinabi na pagkakitaan niya ito. Nang umalis ang doktor sa yungib ng tigre, ay naalala niya ang pangako ng panday sa kanya at pumunta sa nayon. Binigay ng doktor sa panday ang ginto at sinabing ibinigay ito ng tigre sa kanya. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng pera kapalit ng kanyang ginto. Nakilala ng panday ang ginto na pagmamay-ari ng anak ng hari. Ang prinsipe ay umalis upang mangaso ngunit hindi na siya bumalik pa. Naalala ng panday ang anunsyo ng hari. Kung sino man ang makakapagbalik o makakakita sa prinsipe o sa kanyang mga kayamanan ay mapagdagantipalaan ng mga kayamanan. Sinabi ng panday sa doktor na mag-antay at kakailanganin niyang tignan ang kalidad ng ginto. Ngunit ipinuslit ito ng panday sa likod ng kanyang bahay at pumunta sa hari upang ipakita ang ginto. Sinabi niya sa hari na may isang lalaking may hawak ng gintong ito at maaari siya ang pumatay sa prinsipe. Nagalit ang hari at pinirosahan ng doktor. Nang kinulong ang doktor sa kulungan, buong lakas niyang sinisigaw na, "Wala akong ginawang kasalanan! Ang ginto ay bigay lamang sa akin ng kaibigan kong tigre! Ang panday ay nagsisinungaling! Ilabas niyo ako rito!" Habang ang doktor ay nasa kulungan, mayroong daga na lumapit sa kanya at sinabing, "Gustong gusto kitang tulungan, ngunit wala akong masyado maitutulong. Tawagin mo ang kung sino man na makakatulong sa iyo. Marahil ay darating sila upang tulungan ka." Naalala ng doktor ang pangako ng ahas at nagsimulang tawagin ito. "Ahas! Pakiusap! Tulungan mo ako, ahas!" Nang dumating ang ahas, pinag-usapan nila ang nangyari. Nagkaroon ng ideya ang ahas na kagatin ang reyna. "Dahil sa ako ay hindi pangkaraniwan at may kamandag na ahas, walang sino mang doktor ang makakapagpapagaling ng kagat ko. Nakagating ko ang reyna at doon ay maaari mong ilahad sa kanila ang iyong tulong bilang isang doktor. Lapitan mo ang bantay ng hari at sabihin maaari mong iligtas ang reyna. Pagdarating mo sa kwarto ng reyna ay tawagin mo ako at tatanggalin ko ang lason mula sa reyna. Bubuti ang kanyang pakiramdam at ikaw ay makakalabas." Ang plano ay naisagawa ng maayos at ang hari ay tuwang-tuwa sa doktor. Sinabi ng hari sa doktor na hingin kung ano man ang kanyang gusto. Ngunit sabi ng doktor, "Wala po kong gusto, aking hari. Nagsinungaling ang panday sa iyo. Nakuha ko ang ginto mula sa kaibigan kong tigre. Kung maaari, ay parusahan niyo siya." Naggalit ang hari at ipinalaya niya ang doktor habang ipinatapon niya naman ang panday sa kulungan. Moral: huwag magtiwala agad-agad sa mga pangako o sa tao. Noong unang panahon, mayroon isang sorong mahilig kumain. Isang araw, nagutom ito at gumala sa kagubatan. Sa lalong madaling panahon,
nakakita siya ng lugar kung saan mayroong napakasariwang ubas na nakasabit. Hindi mapigilan na tignan nito ng Soro at inisip sa sarili. Napakasarap naman tignan nito. Sigurado akong matutunaw na lang itong ubas na ito sa aking bibig kapag nakain ko na. Kung maabot ko lamang sana. Ang napakasarap na ubas ay nakasabit ng sobrang taas. Kaya sa pag-asang maabot niya ito, sinubukan niya itong talunin pero ito ay nabigo. Nag-inat ito, tumakbo at tumalon, ngunit bigo pa rin. Pagod na ito at umihingal na. Nang ito ay napagod at napagtanto niya na kailangan niya ng sumuko, sinabi niya sa sarili niya na, "Hindi ko naman kailangan ng mga ito, maahasim naman siguro ito. Maahasim naman siguro ito." May dumaan na isang kuneho at nakita ang Soro na nahihirapan sa pag-abot ng mga ubas. Nang sumuko na ang Soro, nalapitan niya ito at sinabi, "Uy Soro, mukhang gutom ka na. Bakit sumuko ka ng kunin ng mga ubas? Inisip mo na lang na maasim ang mga ito para magkaroon ka ng rason para di ito kunin. Tingnan mo iyon oh. May malaking bato na naroon. Kung tumigil ka saglit at nag-isip, sana na itulak mo yung batong iyon sa ilalim ng puno, inakyat ito at nakuha ang mga ubas." "Ano mo naman alam na ito ay matamis? Isa pa, maliit ka lamang na kuneho." "Kung ganoon, papakita ko na lang sa'yo. Napakasarap nilang tingnan, ano? Tingnan natin kung makakakuha ako ng para sa akin." Nagulat ang Soro sa kumpiyansa ng kuneho. Napaisip ito kung paano niya makukuha ang ubas sa kanyang kaliitan. Tumingin muna sa paligid ang kuneho at nakakita ng ilang mga baging na nakalatag sa lupa. Pinag-ikot-ikot niya ito para makagawa ng bilog. At nang ito ay handa na, nag-asinta ang kuneho at inikot ito na mabilis. Binato niya ito sa sanga at nagsimulang hilain ng kanyang makakaya. Hindi makapaniwala ang Soro sa ginawa ng kuneho. Nang malapit na ang sanga sa lupa, itinali ng kuneho ang baging sa lupa. Sa sobrang baba ng ubas, pinitas niya lang ito ng walang bahala. "Hindi naman pala kay hirap. Kinailangan lang naman pala ng utak at tiyaga. O siya, aalis na ako, Soro. Mag-ingat ka." Umalis na ang kuneho habang kinakain ang ubas na nakuha nito, habang hindi pa rin maipinta ang mukha ng Soro sa gulat. Mabilis nating ayawin ang mga bagay na hindi natin makuha. Walang bagay na mabilis makuha nang hindi sinasamahan ng tiyaga. Kaya samahan natin ng tiyaga ang iyong mga pangarap. Isang araw, apat na mga Brahmin na magkasama ay naglalakbay sa loob ng kagubatan. Nakita nila ang isang ashram sa distansya. Ito ay ang ashram kung saan si Yogi Bhairavananda nakatira. Ang apat na Brahmin ay pumunta roon at nang nakita sila ni Yogi Bhairavananda, tinanong niya, "Sino kayo? At paano kayo nakarating dito? O santo, narinig namin ang kwento ng iyong kapangyarihan at hinanap ka. Nagagalak kaming makita kayo. Maari ninyo ba kaming tulungan gamit ang iyong karunungan sa bagay na ito?" Itong mga Brahmin na ito ay pumunta dito kahit na mapanganib at gusto nila maging alagad ko na may magandang intensyon. "Tutulungan ko sila." Pumunta ang Yogi sa loob ng ashram at naglabas ng apat na pala at ibinigay ito sa mga Brahmin. "Sige, kunin ninyo itong apat na pala. Malapit sa nayon, mayroong isang lawa at malapit sa baybayin na iyon ay isang puno ng igos. Hukayin ninyo ang pulang putik mula roon at subukan ninyo ang inyong kapalaran." Kinuha ng mga Brahmin ang mga pala at pumunta malapit sa lawa at nagsimulang maghukay. Habang naghuhukay, nakakita ng isang bato na tanso ang unang Brahmin. "Ah, swerte! Tansong bato! Tara at bumalik na tayo! At pwede natin itong paghatian." Ang tatlong natitirang Brahmin, "Pumunta kami dito para sa ginto.
at itutuloy ko ang paghuhukay hanggang makita ko ito. Bumalik ka na kung gusto mo. Masayang umuwi ang pinakaunang Brahmin. Diyos ko, pilak ito. Napakaswerte ko. Tara na at maaaring hatiin ito ng patas. Baka ito na ang kapalaran na sinasabi ng santo na si Yogi, ang natitirang dalawang Brahmin. Hindi pa kami nakakakita ng ginto. Hindi kami titigil hanggat hindi namin ito nakikita. Umuwi ka na kung gusto mo. Umuwi na ang pangalawang Brahmin. Nakita na natin ang gusto natin. Napakaraming ginto na ito. Tara na at umuwi na tayo. Hindi, hindi. Napaka-espesyal ng lugar na ito. Nung una tanso, pagkatapos pilak, at ginto naman ang susunod. Kapag nanatili ako, baka makahanap ako ng diamante. Umuwi ka na kung gusto mo. Kapag masyado kang sakim, baka wala kang makuha sa huli. Mayaman na tayo, kaya umuwi na tayo. Hindi. Mananatili ako at maghuhukay ng diamante. Makikita mo. Naghukay na naghukay ang pang-apat na Brahmin. Napagod siya dahil gumagabi na. Ngunit hindi siya tumigil sa kakahukay. Nang siya ay naghuhukay, biglang may butas na namuo at nalaglag siya rito. Nadulas ang Brahmin at napunta siya sa ibang lugar. Nang tumingala siya sa taas, mayroong isang lalaking malapit sa kanya na may gulong na umiikot sa kanyang ulo. Nagulat ang Brahmin. Sino ka? Bakit ka nandirito? At bakit mayroong kang gulong na umiikot sa ulo mo? Nang tinanong ito ng Brahmin, biglang pumunta ang gulong sa kanyang ulo at umikot. Ano ito? Tanggalin mo ito sa akin. Wala akong magagawa. Nasa kamay na ito ng Diyos. Ang mga sakim na tao ay nalalaglag dito mula sa putik. Kailangan mong alagaan ang kapalaran. Hindi ka magugutom, mauuhaw at tatanda. At hindi ka rin mamamatay. Una sa lahat, sabihin mo sa akin kung paano ako makakawala dito. Malalaglag ang mga sakim na tao kapag naghukay sila ng sobra. Kapag mayroong nahulog na ibang tao, mapupunta sa kanila ang gulong na iyan. Naku, napakalaking trabaho. Hindi ko kaya ang sakit na nanggagaling sa ulo na ito. Gaano na ito katagal sa'yo? Hindi ko alam. Nalaglag ako noong si Ayodhya ni Ramudu ang namumuno. Nakakita ako ng tanso, pilak at ginto. At naisip ko rin na baka makakita ako ng diamante. Kaya ako nalaglag papunta dito. Ang tagapangalaga ay nakakit na sa butas at nakalabas na sa wakas. Napakatagal nang wala ang kaibigan ko. Kailan kaya siya makakabalik? Kaibigan, isang saglit. Ang kaibigan ko ay naghuhukay dito kasama ko kanina. Nakita mo ba siya? Natawa ang tagapangalaga at sinabi ang nangyari sa pang-apat na Brahmin. Nalungkot ang pangatlong Brahmin at umuwi nang walang magawa. Noon, nagsimula tayong maghukay para sa ginto. Ngunit kahit na nakakita na tayo ng tanso, pilak at ginto, hindi ka tumigil. Kung bumalik ka lang sana kasama namin, hindi siguro ito mangyayari. Pasensya na, hindi kita natulungan, kaibigan. Noon, sa isang magandang nayon, doon nakatera ang isang pari at ang kanyang alagad. Isang araw, parehas silang lumalakbay sa kagubatan nang bigla silang tinambangan ng mga magnanakaw. Sinabi ng pari sa magnanakaw na wala siyang pera, ngunit ayaw nitong makinig. Tinali niya ang pari sa puno at sinabihan ng alagad na umuwi at magdala ng pera. Bumulong ang alagad sa pari. Aking guro, huwag tayong magmadali at bigkasin ang dasal ng Vaidarbha sa kondisyon na ito. Uuwi ako at dadalhin ang pera at ililigtas kita. Kakaunting tao lang ang nakakaalam sa dasal na ito. Kapag ang mga bituin ay nasa tamang lugar sa langit, kapag binigkas ang dasal na ito, may paniniwala na may mga magagandang hiyas na malalaglag sa langit. Kinagabihan, lumamig at ginusto ng pari na makawala. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay pupunta sa posisyon ng ilang sandali lamang. Nang biglang naalala ng pari na nasa kanya lahat ng kaalaman para iligtas ang sarili niya at gumawa ng paraan para sa sitwasyon na ito, binaliwala niya ang sinabi ng kanyang alagad sa kanya at tinawag ang isa sa mga magnanakaw. Pera lang naman ang gusto niyo, di ba? Alam ko ang dasal ng Vaidarbha. Kapag binigkas ko yung dasal na yon,
Magagandang mga hiyas ang babaksak sa langit. Maaari ninyong kunin ang mga hiyas na iyon at pakawalan ninyo ako. Nang narinig ito ng mga magnanakaw, nagulat sila. Inutusan nila agad ang pari na bigkasin ang dasal. Hindi ko basta-basta maaaring bigkasin ang dasal na ito. Kailangan ko maghanda. Kailangan ko maligo para makapaghanda. Kailangan ko magsuot ng malilinis na damit para gawin ang ritual na ito. Nakinig ang mga magnanakaw sa sinabi ng pari at pinakawalan siya para makapaghanda. Pumunta ang pari sa tabi ng ilog at naligo. Nagsuot siya ng malinis na damit at nagsimula bigkasin ang dasal. Habang siya ay nagdarasal, napag-isip at nagtaka ang magnanakaw. Totoo ba ito? Mayroon bang malalaglag na hiyas mula sa langit? Gaano ba tayo katagal maghihintay? Nagulat ang lahat. Nang natapos ang dasal, bumagsak ang magagandang hiyas. Nagsaya ang mga magnanakaw at hinati ito sa kanilang mga sarili. Samantala, sa kagubatan, mayroong grupo ng mga magnanakaw na nakita ang mga pangyayari at ginusto nilang kunin ang mga hiyas na ito. Pinuntahan nila ang ibang magnanakaw at sinabi na ibigay sa kanila ang mga hiyas, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Pagkatapos, sa unang grupo ng magnanakaw, isang magnanakaw ang nagsabi, "Gusto ninyo ng hiyas, di ba? Alam nitong pari na ito ang dasal para dito." Ang ibang magnanakaw ay hinawakan ng pari at sinabi na bigkasin muli ang dasal. Ngunit sinabi ng pari na iisang beses lang ito pwedeng mangyari kada taon at hindi maaaring maulit muli ito. Inisip ng pari na, "Kung nakinig lang ako sa aking alagad, hindi sana ito mangyayari." Sinunggaban ng magnanakaw ang pari, binugbog ito at tinapon sa lupa. Samantala, nakabalik na ang alagad dala ang pera. Ngunit nung nakita niya ang nangyari sa pari, napuno siya ng kalungkutan. "Aking guro, hindi ka nakinig sa akin at binigkas mo ang dasal. Kung nakinig ka lamang, sana ikaw ay buhay at ligtas." Noon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong isang leon. Ito ay sobrang gutom at wala sa kondisyon para maghanap ng pagkain. Hindi pa ito nakakakain ng ilang araw at inisip niya na kailangan niyang kumain ngayong araw. Lumabas siya sa kanyang yungib para maghanap ng pagkain. Habang siya ay naghahanap sa kagubatan, nakakita siya ng isang baka na natutulog. Nakita niya at naisip niya ito na ang tamang panahon para huliin ang baka. Dahan-dahan gumapang ang leon papunta sa baka. Ngunit habang papalapit na ito, nakita ng baka ang anino. Bago pa man makalapit ang leon, tumayo ang baka at tumakbo papunta sa damuhan kung saan nandoon ang iba pang mga baka. Nang lumapit ito doon, naglilibot sila ng sama-sama. Mag-isa lamang siya, kaya naisip niya na baka hindi niya kayang gawin ito, kaya bumalik siya muli. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ng leon sa kagubatan, sa malapit, nakakita siya ng usa kung saan sinubukan niyang huliin ito, pero dahil mabilis siyang tumakbo, hindi niya ito nahuli. Napagod ito at tinigil ang paghuli sa usa. Nalungkot ang leon dahil hindi niya kayang huliin ang isang maliit na usa ng buong araw. Dati, kaya niya manghuli ng mga usa, pero ngayon, masyado na siyang mahina. Kinabukasan, pagod pa rin siya. Naisip niya na kapag hindi siya nakahuli ng pagkain ngayon, siguradong mamamatay siya. Habang naghahanap ito sa kagubatan, nakakita siya ng yungib ng soro. Nang pumasok siya dito, walang soro sa loob ng yungib. Nagkaroon ng ideya ang leon at nagpa siya na babalik naman ang soro, kaya inantay niya ito dito. Sa malayo, narinig ng leon ang boses ng soro at naisip na maaari niyang patayin ang soro kapag nakauwi na ito. Ngunit, nang malapit na makauwi ang soro, nakakita siya ng yapak ng leon. Sinubukan niyang malaman kung mayroon ba talagang leon na nasa loob nito. "Mayroon bang nasa loob?"
Gusto ko sanang manatili dito. Bago lang ako dito sa kagubatan na ito. Kaya kung merong nasa loob, pakisabihan ako, kung hindi, aalis ako. Naisip ng Leon na kapag sumagot siya, papasok ang Soro sa loob ng yungib. Kung hindi siya sasagot, aalis ito. Oo, nasa loob ako. Pwede kang manatili dito. Pasok ka. Nang nalaman ng Soro na mayroong Leon sa loob ng yungib, nagsimula itong tumakbo. Samantala, inisip ng Leon na bago lamang ang Soro na ito sa kagubatan. Kaya kahit tumakbo man ito, kaya niya itong hulihin dahil alam niya lahat ng daanan sa kagubatan na ito. Nang lumabas ang Leon, nakita niya ang Soro na tumatakbo. Naintindihan niya na naloko siya ng Soro paglabas sa yungib. Naisip ng Leon na kapag hindi niya ito nahuli, hindi ako makakakain. At kapag hindi ako makakakain, manghihina ako. Nahirapan ng Leon sa paghuli sa Soro. Ngunit, sobrang hina na niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga alam niya sa kagubatan para siya ay lumamang. Sinubukan niyang mas talinuhan ang Soro, ngunit hindi niya nalamangan ang karunungan ng Soro.